Ikatlong Markahan, Araling 3, Pananagutan sa Pangangalaga sa Likas na Yaman ng Komunidad. Magandang buhay! Ako si Teacher Layla. Welcome uli sa aking channel. Ikatlong Markahan, Araling 3, Pananagutan sa Pangangalaga sa Likas na Yaman ng Komunidad. Layunin. Na ipaliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad. Mga bata, sa araling na ito, tutuklasin natin kung paano mapapangalagaan ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalinisan sa ating komunidad. Ang pangangalaga sa likas na yaman at pagtitiyak sa kalinisan ng ating komunidad ay pananagutan ng bawat isa sa atin. Sa ating kapaligiran nagmula ang ating mga pangunahing pangangailangan. Ito ay ating mga likas na yaman katulad ng yamang lupa, yamang tubig na ating napag-aralan na. Gayon din sa yamang gubat at yamang mineral. Dahil malaki ang pakinabang natin sa ating mga likas na yaman, nararapat lamang na malaman natin kung paano natin ito pangangalagaan upang hindi ito maubos. Bago tayo magsimula sa ating aralin, atin munang sagutin ang pagsasanay na ito. Panuto, tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ay tama o mali. Nakalalason sa mga isda ang pagtatapon ng mga basura at kemikal sa ilog o dagat. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Tama! Sunod naman, ang pagputol ng mga puno ay isa sa mga dahilan ng pagbaha. Ang tamang kasagutan ay tama. Ihihiwalay ko ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Tama! Hindi kami lalahok ng aking pamilya sa mga programang pangkalikasan. Ito ay mali. Ihihiwalay ko ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Ang kasagutan ay tama! Mga bata, suriin natin ang mga larawan. Ano-ano ang mga nakukuha ng mga tao sa larawan na ipinapakita? Sa ating mga katubigan at kalupaan, nakukuha ang mga pangangailangan ng komunidad. Patuloy nating mapapakinabangan ang mga likas na yaman kung patuloy natin itong aalagaan at gagamitin ito ng wasto.
Ngunit kung tayo ay magpapabaya, darating ang panahon na wala na tayong pagkupunan ng ating mga pangangailangan para mabuhay kung hindi natin sisimula ng pangangalaga sa ating kalikasan. Kaya mga bata, samahan ninyo ako sa araling ito upang matutunan at gawin natin ang mga pangangalaga sa ating kapaligiran. Pananagutan nating lahat ang pangangalaga sa ating kalikasan. Ilan sa mga gawain na dapat nating isagawa upang mapangalagaan ang ating kapaligiran ay ang mga sumusunod. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Panatilihin nating malinis ang ating mga anyong tubig. Huwag magtapon ng mga dumi o nakakalasong kemikal. Hindi tayo dapat magtapon ng basura sa ating mga katubigan. Nakakalason ito sa mga isda at iba pang yamang tubig. Gamitin ng wasto ang tubig. Huwag kang magsayang ng tubig. Isara ang gripo kapag hindi ginagamit ang tubig. Kailangan natin ng malinis na tubig upang tayo ay mabuhay. Isara ang gripo kapag hindi ito ginagamit. Gumamit ng baso habang nagsisipilyo. Bilang isang mag-aaral, ito ay malaking tulong na sa ating kapaligiran. Kaya gawin mo ito ha! Magtanim ng mga halaman o puno. Bakit ba kailangan nating magtanim ng mga halaman o puno? Magaling! Ang mga halaman o puno ay tumutugon sa pangangailangan sa pagkain, damit at marami pa. Ito din ay nakatutulong sa pagpigil ng pagdumi ng hangin. Nararapat din na palitan ang mga punong pinuputol upang hindi makalbo ang ating mga kagubatan. Magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Maaari din nating isagawa ang reduce, reuse, at recycle. Ano nga ba yung reduce? Imbis na ikaw ay gumamit ng plastic bag, mas maganda at makakatulong sa ating kapaligiran kung ikaw ay gagamit na lamang ng paper bag. Sumunod naman dyan ay ang reuse. Ang mga lumang damit na hindi mo na ginagamit, maaari mo itong i-donate sa charity. Sunod naman dito ang recycle. Ang mga pinagamitang bote ay maaari nating gawing lalagyan ng basurahan. Darating ang panahon na wala na tayong pagkukunan ng ating mga pangangailangan para mabuhay.
Kaya simulan natin ang pangangalaga sa ating mga likas na yaman. Bilang bata, huwag mong kalimutang magtanim ng mga puno o halaman, magtipid ng tubig, at simulan mo na rin gawin ang reduce, reuse, at recycle. Alam kong kayang-kaya mo ito. Tandaan, ang batang nakikinig sa aralin ay may baong kaalaman hanggang sa kanyang paglaki. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag mong kalimutang i-hit ang like, i-share ang aking video, mag-subscribe, mag-iwan ng comment, at bilang pagsuporta sa aking YouTube channel, do not skip the ads. Maraming salamat muli. Ito ang inyong teacher Lay. Hanggang sa muli.